So, yun na nga, no? Magandang hapon, no? Sa ating lahat, no? Lahat ng mga suking tagapakinig, magandang hapon, pero medyo naputol po tayo. Hindi natin pagtansya itong panahon na hindi natin alam ay mga technical problems and papawid. No? So, magandang hapon po sa ating lahat at sa iyo, Sir Bong, no? And sa lahat ng mga members ng CAPA Community Ministry International Incorporated, sa lahat din po ng mga core pastors, sa lahat ng mga chaplain, mga leaders po natin, sa iba't ibang mga lugar, no? Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba yung dagat. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, welcome po kayo sa ating programa, ang tunay na kaligtasan na pinagsikapan natin makaka-programa tayo, so, sa araw-araw. Pero ngayon po, no, sa panahon po ngayon ng lalong-lalo na July na ngayon, this is the starting point na kung saan ako naman po ay kikilos. So padahan-dahan po tayong kikilos ngayon para sa kalutasan po ng ating mga problema, makamta natin yung ating hinahangad, no? So siguro magkakaroon lang tayo ng programa sa isang linggo, isang basis lang, or tatawag ako sa iyo, Sir Bong, kung kailan tayo magkaroon ng program, pero the same hour pa rin, no? The same oras, no? Yung ating programa, alas 3 pa rin. Pero kung ano yung magiging available natin, doon pa tayo magkakaroon ng problema. Medyo naumpisahan ko na pong nagbibisi-bisihan, no? kahit pa paano, meron din tayong ginagawa upang makaipon para naman to sa ating mga membro na makabangon tayo for this year. Hopefully, meron na tayong movement, no? Meron na tayong partial na mga accomplishment, no, sa taong ito. Okay. Na talagang papatunayan natin na sa taong ito ay talagang meron talagang magagawa, no, ang kinikilos ko, no, meron na tayong mapagbigyan ng mga fellowship center at habang tayo ay naghihintay talaga doon sa ating pinaka hihintay, no, sa pamagitan ng ating mga abogado at yung mga nagpakaso, so pabayaan na lang natin yan, nandiyan naman yan, tapos tayo yung, na rin. Oo, yung iba pinatakot na tayo na sige, pag ano, pakaso kami, naku, hindi naman ako takot, sige, pakaso kayo. Yun naman talaga yung papel natin. Sige. Wala namang problema, pero yun na nga, sisikapin natin na sa taong ito talaga ay meron tayong mapag-umpisahan, no? Kung sa Cebuano, may agi, no? Dunay agi, no? O meron tayong mapapatunayan na sa panahong ito ay talagang ginagawa natin, no, ang lahat upang magkaroon talaga ng katuparan itong ating mahihangan. So, pray na lang po tayo, no? Iba't ibang mga lugar, pray tayo para sa blessings ng ating Panginoon na kung saan kakaipon tayo. Sana kung hindi pa na nagkaroon ng problema talagang ano, pero sinisikap ko din na maka-communicate, no, itong si Sir Greg Ulamit, dahil yung mga pina-assign niya doon sa Alabil, naku, sikat na sikat sila ngayon, na matagal ko namang sinabi kay Sir Greg na
ano, wag mo nang lagyan doon at meron namang nakabantay talaga doon na mga ultimo. Great founder, parang nawawala. Signal problem talaga to siguro. Ito yata yung unli na hindi unli ngayon. Wait ah. Unli call na hindi unli. Ako lang ang tatawag. Ah, sige, sige. Oh, okay ko din sa akin. Ano naman siya, naka-unli yata to. Pag makukol, ikaw na lang mag-call back again. sige, sige, sige. Sige, go ahead, go ahead. Okay. Go ahead, founder. Okay, so... plano na magkakaroon talaga tayo ng yung proiba na ayun. So patuloy tayo dun sa ano sa ating pinag-usapan na kung saan sikat na sikat na naman tayo diyan na sabi yung mga ano natin pero sige lang at ang totoo naman diyan ay talagang ano pinaalis ko na yung mga simula nung wala na dyan, kinuha na nila yung pinasiskipin na namin yung mga bako, yung mga ano, so nandoon na. So, sabi ko wala naman. Kasi wala na tayong pera no, na ma-ano sa kanila, ma-sahod. So, ang sabi ko na mag-ano na lang tayo, kung paalisin mo na yung mga tao mo dyan sa Elbrug, kasi wala naman din tayong pira na makasahod pa sa kanila. At mayroon namang mga tenant din dyan na naiwan. No, na sila yung mga nalaga doon sa mga... Ano? Good founder, parang... Ayun, pero yun na, yung mga tao din. Self-rate yung mga nandoon. So... kung anuman yung nangyari dyan, eh, wala po tayong kinalaman. Wait pa. Ako, kahit linya ko, akin din na problem. Wait, founder, naputol na naman tayo ulit. Sige, go ahead. Oo, siguro sa ano to, talaga, network. Sa panahon. No? Kasi medyo maulan siguro dyan. Ulan. So, yun na nga, no? Meron namang mga investigasyon siguro na ginawa. Sana naman tuluyan ang mapaalis yung mga tao dyan. Dahil wala na po tayong pangsahod. So, kaya sinabi ko nung unang nakalipas na buwan pa na Sir Greg, paalisin mo na sana yung mga tao natin dahil wala na po tayong ano pang sahod. Ewan ko bakit nagpaiwan pa dyan. So ngayon nagkakaroon ng problema. No? Hindi ko naman po batid kung ano talaga na nangyari dyan. Pero may mga balitang nakadating sa atin na yun na daw. Mayroong nangyari dyan na hindi ka nais-nais. So sana naman malutas kung ano yung problema dyan. So, yun na nga, doon sa ating mga announcement na yung mga suking tagapakinig natin, ikinalulungkot ko pong, kasi pag nandito tayo, no, nandito tayo palagi araw-araw, eh, hindi po tayo mas lalong babagal yung ating, ano, so pang, ano na lang, once a week na lang yung ating programa or depende kung kailan tayo tatawag kay Silbong na magkaroon tayo ng programa upang may paabot sa lahat ng ating mga membro ang mga information. Sana naman po, huwag kayong magsawa pong mag-antay at mag-antabay no, sa ating programa, no? Kasi... ito lang po yung programa na kung saan nangangaral ng tunay talaga na kaligtasan at ang tunay na kingdom na mapapas atin. So kahapon ay meron po tayong naumpisahan ng mga mensahe na kung saan yung kingdom ay hindi sa lahat, no? Hindi sa lahat ng mga tao ibinibigay, no? So medyo
it is open, pero meron talagang ayaw, no? Ayaw o hindi tatanggap at umaayaw. Kasi noong tinanong ang Panginoon patungkol dito sa kaharian, sa 13:11, sabi ng Mateo, sabi niya, he answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. No, parang piling-pili lang ng Panginoon yung kailangan makapasok doon sa kanyang kaharian, no, sa lahat ng mga tao. Ito po ay binigay, no? Binigay ito sa lahat ng mga tao, pero may iba talagang hindi tumatanggap, kaya sabi ng Panginoon, but to them it is not given. So kasi hindi naman po napaka-easy lang po yung kingdom kung ikaw ay papasok. Meron po yung mga requirements kung papaano, no, anong gagawin para makapasok tayo din sa kanyang kaharian, no? So papaano, ano pong gagawin natin upang makapasok po tayo doon sa kanyang kaharian talaga? Sabi ng Panginoon doon sa 3:5 ng Juan, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So ito pala yung requirement, no? Na verily, verily, I say unto you, no? Sa makatwid, o ano to sa Tagalog ng verily. I say unto thee, except a man be born of the water and the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So itong sinabi ng Panginoon na kung ikaw po hindi, no, mabautismuhan sa tubig o kaya sa espiritu, ay isi ay hindi makapasok doon sa kingdom of God. So napakahigpit din po itong tinatawag na kingdom of God, na meron talagang requirements kung paano tayo makapasok. So ito yung ginagawa naman natin doon sa ating kingdom, Papa Kingdom, na talagang meron, no? Ito, except a man be born of the water and of the spirit, he cannot enter into the kingdom. Ito po yung dalawa, no? Meron pong born of the water at meron ding born of the spirit. So, ito po yung ano, yung pinakamensahe, dahil may dalawang pagkatao. Father? Wait lang, masyadong maulan kasi. Signal problem na naman tayo, wala pang 5 minutes. Tutol na naman. Oo. Siya talaga. Kung saan pa naman tayo nagkakaroon ng announcement na maganda sana. weekly na lang yung ating programa, or once a week na lang. Okay. Ito pa nagpuputol-putol tong ating signal, no. Kasi yun nga to eh. Nagwa-warning na. Ang ano? Ang signal. Sabi niya, huwag nyo na araw-arawin. Weekly na lang. Mabisi na kayo eh. ito nagiging signal na, no. So patuloy po tayo sa ating ano, sa ating palakayan dito sa ating dalawang baptism, yung sinasabi ng ating Panginoon, so water and the spirit. So ito yung ano, ito yung lahat po tayo, no, kahit anong relihiyon, sect ng relihiyon sa buong mundo, kung ikaw po ay Christian, nagpa-practice po tayo ng tinatawag na baptism of the water, no. So ito po yung nakita kong sa puntong ito, lahat naman tayo na nag-practice ng religion ay tapos na sa baptism of the water. Tapos na po lahat, wala nang problema, no. Yun ang kulang na lang natin, yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit, no. Yung baptism of the Holy Spirit. Kasi itong baptism of the Holy Spirit, ito yung pinaka-importante po sa lahat. Dahil tapos na po tayo ng baptism, no? Tapos na po tayo ng baptism of the water. Either it is a sprinkling, pouring, and immersion.
So, lahat-lahat po yan ay nabilong po sa tinatawag na baptism of the water. Ang kulang na lang po natin ngayon, yung tinatawag na baptism of the Holy Spirit. Minsan, yung iba nga pag nagbabautismo, ay yung talagang ilulubog ka doon sa tubig, ngunit yung iba ay yung kamay ay nakasandal pa itaas at hindi na sakop doon sa tubig dahil pag immerse ay lumilitaw pa yung kamay. Kaya nung nagkakaroon ng yung pag-inggitan, no, na nagalit yung isa, sabi, ay hindi naman nakasali pag bautismo itong isang kanang kamay ko, so pwede pa akong manuntok. Yun yung mga pangangatwira ng iba, no. So, dito, tapos naman tayo sa baptism of the water. Lahat po tayo, kaya itong kapa talaga, ay it is the Quran. Parang non-denominational organization to. Dahil this is the composition of all religion, no, na nandito sa atin. Dahil lahat po sila ay nabautismuhan na sa tubig. Ngayon, yung bautismo na lang sa Holy Spirit. Ngayon, ano yung mga sign, no? Ano yung tanda na tayo po ay nabautismuhan na ng banal na espiritu? Kasi yung tanda po na nabautismuhan na po tayo ng tubig, yung nailubog ka sa tubig. Ngayon ang tanong, paano tong bautismo sa espiritu? Kasi napaka-importante itong dalawa. Dahil kung nabautismuhan ka lang sa Holy Spirit at hindi ka din nabautismuhan sa tubig, hindi ka rin po makapasok doon sa Kingdom of God. No, pag nabautismuhan ka naman sa tubig at wala ka namang bautismo sa Espiritu, hindi ka pa rin makapasok doon sa Kingdom of God. Kaya itong dalawa, upang makapasok ka doon sa Kingdom of God, no, upang makapasok ka, kailangan nabautismuhan ka sa dalawa. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Meaning, talagang dalawa yung ibabautismo sa iyo upang ikaw po'y successful na makapasok doon sa kaharian ng Panginoon. So, ano po ang tanda at paano natin masabi na siya po ay nabautismuhan na sa Espiritu? No? Ano po ang mga palatandaan upang tayo naman ng mga iba't ibang relihiyon, makikita din natin, dahil dalawa to eh, no, water and the Holy Spirit. Tapos na po tayo sa water. Ngayon, nung natapos na ba yung water, kasali na ba doon yung Holy Spirit? Idalawa yan. At yung baptism naman of the Holy Spirit is always come at last. No? Last siya. Last yung baptism of the Holy Spirit, kasi nung nagbabautismo sila ni Juan, yung mga apostolis, hinihintay pa nila si Juan at saka si Pedro upang mabautismuhan sila ng tinatawag na Holy Spirit. So matapos na po silang umaon, no, doon sa tubig, no? So inihintay nila. Sa bautismo ng Panginoong Hesus, matapos po siyang humaon doon sa tubig, no, doon sa ilog ng Jordan, doon pa nagpakita sa kanya yung Holy Spirit na nandoon sa kanyang kanang balikat. At doon napakinggan yung boses ng ating Ama, no, na sinabi, ito yung pinakamamahal kong anak, no. At yun yung mga sinabi ng Panginoon doon. Meaning, yung baptism of the Holy Spirit is hindi sabay, no, hindi sabayan. Matapos kang nabautismuhan sa water, susunod yung baptism of the Holy Spirit, no? Susunod 'yon. So, itong water
tapos ka na nabautismuhan ng bautismo sa tubig, ang kulang na lang is yung bautismo na rin sa Espiritu. Ngayon, paano natin masabi na siya ay nabautismuhan na ng Holy Spirit, no? Masasabi po natin na siya ay nabautismuhan na ng Holy Spirit if the fruit of the Holy Spirit will be seen in you. So, yun yung sinasabi, no? Basahin po natin yung Galatians 5:22, no? Sa Tagalog, ganito po ang pagkasabi. Galatians 5 at ang bersikulo ay 22. ito. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig. Yun. So, love. Ang bautismo pala ng Espiritu ay makikita mo yan sa isang tao kung nasa kanya na yung tinatawag na pag-ibig. Ngayon, ang tanong, mabubuo mo ba at maipakita mo ba sa isang tao o sa inyong asawa yung tunay na pag-ibig pag wala kang pera? Yun yung nagiging problema, no? Dahil meron kang ang pag-ibig kahit sa mag-asawa. Minamahal at iniibig kita, no? Mahal kita, basta't mahal kita. Oh, yun. Napakaganda pakinggan yung ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Oh, may mga pag-ibig 'yan. Pero pag wala kang pera, Ang problema diyan, pag wala kang pera, talagang mawawala yung pag-ibig mo. No? Mawawala. Sa mag-asawa, unang meet niyo, nai-in love ka sa kanya, meaning iniibig mo siya hanggang sa nagpakasal kayo, hanggang sa nag-asawa, no? Ngayon, pag wala kang makain, mawawala yung pag-ibig mo. Dahil wala kang pera. Kaya, yung pag-ibig na yan, matutulungan yan sa pamamagitan ng pera. Kasi pag ang isang pamilya, pag mayroong pera, nandyan ang tunay na pag-ibig sa pamilya at sa mag-asawa. So, ito yun. Ito yung kapa. Kasi nag-come up yung kapa. Ito yung nagiging solusyon na kung saan ang dami ng pera ng mga tao, nandoon na yung tunay na pag-ibig sa kanyang kapwa. Dahil marunong ka na pong umibig sa inyong kapwa, dahil marunong ka nang tumulong doon sa iyong kapwa, dahil meron ka namang maitulong, papaano yung mga taong sasabihin nila na ako'y tutulong pero wala namang naiabot? O diba? Kaya yun yung sympathy at empathy, no? Sympathy at empathy, yun yung mga diferensya ng salitang iyon. Na mayroong taong sabi, kawawa naman pero wala namang naiabot. Mayroong isa na kawawa naman pero may naiabot. So, maganda yung may naiabot talaga. No? Maganda yung may naiabot. Dahil kahit papaano po, sasabihin mo man, no, andoon sa ano sa 2:14 ng Santiago na hindi po magkaroon ng tinatawag na value yung iyong pananampalataya kung mayroong manghingi sa inyo ng pagkain ngunit hindi po ninyo pagbigyan o hindi po ninyo mabigyan. So ito yung nagiging problema diyan, no? Dahil sa lahat po ng mga relihiyon, kahit ano po araw-araw kang nagsamba, pero kung hindi ka po marunong magbigay sa inyong kapwa at wala kang pag-ibig, no, sa inyong kapwa, ay talagang hindi po yan walang silbi po. No, walang silbi yung pananampalataya mo kung wala kang pag-ibig. So isa yan sa mga bunga ng Espiritu, meaning pag nandyan sa iyo yung pag-ibig, ito po'y isang palatandaan
na nabautismuhan ka na po ng banal na espiritu. E ngayon, ikaw ngayon ay mananampalataya. E wala ka namang pag-ibig sa kapwa. Palagi mong inaaway yung mga membro. Palagi mong inaaway yung founder. No? So wala kang pag-ibig. Pati kapitbahay mo, palagi mong inaaway. So wala ka talagang bautismo sa Espiritu. Remember that if you are not born with the water and the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. So, ibig sabihin, pag wala po kayong pag-ibig sa kapwa, ay ano, hindi ka rin makakapasok doon sa kingdom of God. Ito po, pag-ibig pa lang. Meron pa dito katuwaan, joy. Meaning, sa Cebuano po, tinatawag yan na pagkamalipayon. No? Katuwaan, joy. Ibig sabihin, pag ikaw po isang mananampalataya na, ay ikaw po'y masaya. No? Nandyan sa'yo yung joy. No? Talagang, kung makakita ka po ng isang mananampalataya, no, isang tao na mayroong relihiyon na dala, pero ang sungit-sungit naman, itapos na yan na bautismuhan eh. Nabautismuhan na yan ng tubig. Tapos na. Ito talaga eh, napakatotoo dahil marami naman sa atin na mga nagpa-practice ng relihiyon pero napakasungit po. Eh sabi ng Panginoon na nandyan po sa iyo ang joy. So, mabuti pa yung chicken, may joy. Diba? Yung chicken joy. Oh, mabuti pa yung chicken, may joy. Pero yung ibang mananampalataya, nako, walang joy sa kanilang puso't isipan. Eh, ikaw ba nagsamba no sa isang relihiyon pero wala po kayong joy no? Walang tuwa no nasa iyong puso. So kaya yung iba tinatawag napakasungit no, napakasungit at talagang napaka-strict. So, pag ganun yung ugali mo, wala ka talaga doon sa, wala, hindi ka pa nabautismuhan po ng Holy Spirit. Kaya hintayin mo po na magkaroon ka ng katuwaan or joy sa iyong puso at ito yung tanda na ikaw po ay nabautismuhan na po ng Holy Spirit. So, nandoon yung katuwaan. Kaya, yung hindi naman magsilbi, yung tinatawag doon sa isang kawikaan no, na sinasabi na going to church cannot make a man a Christian. Any more than sitting in a chicken house makes him a rooster. So, hindi mo talagang masasabi na porque palagi siyang pumupunta sa simbahan, siya na po ay Kristiyano. No? At hindi mo rin masasabi na yung taong nakatayo doon sa bahay ng manok ay siya ay manok, no? So talagang kung titingnan po natin ang mensahe, totoo po yung mensahe ng isang awit ng Shakul no na banal na aso at santong kabayo, no? Banal na aso, santong kabayo dahil nakatabi niya sa jeep ang isang ali, eh nagro-rosaryo, sabi ng isa, tabi lang po, sabi ng super. Eh, mura pa rin ang mura ang isang ali. Oh, nagro-rosaryo yan ha? Pero sabi, tabi lang po, sabi ng super. Eh, anong ginawa ng ali na nagro-rosaryo? Mura ng mura, mura ng mura. Oh, banal na aso, santong kabayo. Yun yung mga taong nagpakabanal-banalan, pero hindi pa po nabautismuhan ng Holy Spirit. Yun, meron. Yung pananampalataya, pero Dahil na, naputol na naman tayo. Ang lakas. Kaya, pag ikaw po'y nananampalataya, inando na sa iyo ang joy. O tingnan mo, dito sa kapan, nandito ang joy po. No, nandito ang joy. Signal problem talaga tayo niyan. Kaya lang. Kunting pihit. Lakas kasi ng ulan ngayon dito eh. Let's grab. Lakas kasi ng ulan dito ngayon eh. Oo. Okay lang. At mapapakinggan pa naman tayo kahit papaano no.
So, yun. No, talagang, kung kayo po ay isang membro na ng Kingdom ng Kapa, nako, napakaganda po dahil nandoon po yung pag-ibig, nandoon po yung joy sa mga katuwid, ang mga membro po ng Kapa, no, ay nabautismuhan na po ng Holy Spirit dahil nandoon na sa kanila to, no, pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, no, di ba? So sabi ng Panginoon na ito pong pagpayapa ka at love mo yung kapayapaan, hindi gulo yung idinulot mo doon sa church, hindi gulo yung idinulot at naibigay mo doon sa yung kapwa at sa community, naku, ikaw po ay nabautismuhan na ng Holy Spirit. Kapayapaan. Naku, ito po ang grabe dahil itong kapayapaan na to, itingnan mo yung ano, yung awit na kapayapaan. May awit din doon sa kapayapaan. At palagi itong inaawit at palagi itong sinisigaw ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Kapayapaan. Dahil itong kapayapaan na to ay mahirap po natin talagang makamtan. Except Kapa will overflow entire the world. Makamtan po natin ang tunay na kapayapaan, yung tinatawag na world peace. Tingnan mo. Yung world peace na expression, napakatagal na po natin yung napakinggan. Napatay na po yung mga sumisigaw ng ganun, ng mga world peace na ngayon. Pero nakamtan ba natin ang tunay na kapayapaan? Hindi at wala. No? Dahil ang buong sanglibutan, sakim sa pera ang buong sanglibutan kahit dito sa Pilipinas, no, nagiging sakim sa pera. Kaya ang nangyari, tingnan mo, gagawa sila ng gira. Ngayon, matapos lang gumawa ng gira sa isang medyo hindi strong, malakas na nation, matapos yan, siyempre, bibili ito ng mga armas. So doon nagkakaroon ng negosyo, business, yung armas. Kasi gugulatin ka, tatakutin ka upang magbili ka ng armas. Pag bili mo ng armas, doon na. Pero hindi po yun ang solusyon ng kapayapaan. Kaguluhan pa po. Minsan nung una, oh, tingnan mo, nagkakagulo-gulo sila doon sa ano, sa yung nangyari doon sa kay yung pinotol yung daliri, no, sa ano yun, nagkakagulo-gulo dahil sa pera yun. Dahil sa premium ng US na magkano yung dollar-dollar sa ano yun na lugar, sa Mama sa Pano, oo, sa Mama sa Pano. No, yun na lugar na yun, tingnan mo, nandoon yung pag-atake ng mga SWAT, nagkagulo-gulo sila dahil doon sa premium ng pera, no? Premium ng pera at hindi nakuha yung daliri ni Marwan. No? Naalala ko na, si Marwan pala yun. So, nakuha na nilang daliri pero nagkakaroon ng problema. Naku, problema talaga. Nagkakaroon pa ng kaso kaya tuloy ngayon, patuloy yung pagtutugis doon sa kaso na yan. Alam mo kung bakit? Dahil sa pera. Hindi po natin talaga makakamtan yung tunay na kapayapaan pag wala pong pera ang isang lugar. Pag wala pong pera ang buong mundo, nawala po tayo, hindi natin makamtan yung ano, yung kapayapaan. Kaya yung Kapa talaga yung magiging solusyon sa buong sa problema at katuparan ng tinatawag nila na world peace, no? Pagpapahinuhod. Oh. Pagpapahinuhod. Ito. So hindi ko masyadong naintindihan tong pagpapahinuhod, pero sa English, babasahin ko natin sa English, no? Itong pagpapahinuhod. Ganito yun, no? Sa English is peace, long suffering, no? Long suffering kung pagpapahinuhod. Meaning, marunong ka pong magtiis, no? Marunong ka pong magtiis. Tapos, gentleness, goodness, no? Gentleness at goodness. Oh, mantakin mo yan. So, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan. Oh, tingnan mo,
pagtatapat, kaamuan, pagtitigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautosan. Tingnan mo. Pag nandoon na yan sa iyo, ikaw po ay nabautismuhan na po ng tinatawag na bautismo ng banal na espiritu. Kaya ang mga ito po ay hindi po ligid sa ating kaalaman na tayo po sa kapa ay nandoon yan. Sige, i-analyze at himay-himayin po ninyo isa-isa. Lahat ng mga relihiyon sa buong mundo, kung nakamtan ba nila ang tunay na kapayapaan, kung nakamtan ba nila ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kaamuan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kabaitan, pag wala po kayong pera. Dito po sa kapa, kumpleto po yan. Talagang natutupad. Kung sa isang lugar po ay nawala yung krimen dahil sa kapa, ibig sabihin, kung ito po ay mai-apply sa buong bansa, mawawala po yung kriminalidad. Ngayon, pag na-apply na po natin sa isang bansa, mai-apply na din natin doon sa ibang bansa. At kung mai-apply na natin doon sa ibang bansa, ito po ay mag-spread out na sa buong sanglibutan. O tingnan mo, di doon na natin makantan yung tinatawag na world peace. At kaya ito yung pinaglaban ko talaga, na ma-spread out ito sa buong mundo. Dahil tayo lang po sa kapa ang nakasumpong ng tunay po na kaharian ng Diyos. Ito po yung nagiging requirements. Alalahianin po natin, we should remember, no, mga membro natin, na talagang ito yung kailangan nating gawin, dahil except a man be born with the water and the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tapos na tayo po sa bautismo ng tubig. Ang hinihintay na lang po natin na may apply yung baptism of the Holy Spirit, na kung saan nandoon yung tinatawag na love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ito po ang napaka-importante natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon at sa ating mga organisasyon. So, dito po ito natupad, no? Hindi naman, kung titingnan po natin, no? Sa isang bahay, na kung saan yung isang bahay ay membro ng kapa, ikumpir mo po. Kapareho sila, halimbawa na lang natin yung pareho po silang mga teacher. Pareho silang mga teacher. Yung isang teacher, hindi po membro ng kapa. Yung isang teacher, membro ng kapa. Ngayon, buwan-buwan sila nagkikita doon sa classroom. Tingnan mo yung teacher na membro ng kapa, ang ganda ng kanyang ulam. Ang sarap ng kanyang ulam. Itong teacher na hindi membro ng kapa, nako, kawawa yung ulam niya. Hindi gaya ng teacher na membro ng kapa. Pagdating po sa mga decoration sa room, no, yung mga aid, no, picture aid, kung ano-ano pa yung kanilang mga disenyo. Pag membro ng kapa po ang isang teacher, napakaganda yung classroom, pero pag hindi ka po membro ng kapa, napakapangit yung classroom. Kung ikukumpara doon sa membro. So ito naman po'y totoo, na nangyari talaga to, dahil doon sa nag-teach pa yung asawa ko, nagturo pa yung asawa ko. Siya nagturo ng grade 5, no? Lahat naman sila may mga teacher. Pero tingnan mo, dahil yung asawa ko ay siyempre founder ng kapa, ano? Asawa ng founder. Nako, yung room niya napakaganda at libre ang pagkain ng mga bata na walang makain. Pero yung hindi po naging membro ng kapa, tingnan mo, pagdating sa pagkain, naku, pati teacher, halos walang makain. So ito talaga itong napaka-importante para sa ating lahat.
na tayo po ay mabautismuhan, hindi lang po sa tubig, kundi sisikapin po natin na mabautismuhan po tayo sa Espiritu. Dahil wala na po akong pakialam doon sa tubig kung anong klase na baptism yun. Yung pinakialaman ko dito at pinapangaral ko dito, itong bunga ng Espiritu na love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Ito po ang kailangan po natin upang makapasok po tayo dito sa kaharian po ng Kapa. Wala na po tayong oras, no, mga... Live tayo bukas, no, Founder? Bukas? Live tayo bukas? Bukas parang hindi na siguro, hindi pa siguro, no? Sige. Mga next week, no, patawag at mag-text na lang ako sa iyo, Sir Bong. Okay. No? Kasi kukonsentritan ko muna itong mga ano para kahit pa paano naman may maipakita tayo na na ano sa mga tao, no, na talagang although hindi na po ninyo ako masugid na ano, masugid na mapapakinggan, no, maririnig, no, doon sa ating programa, pero ako no may namimiss ko din, no, nagiging routine ko na to bawat hapon. Namimiss ko na din yung mga membro natin na hindi po makapanood at makadinig ng ating boses. Pero ito po'y kailangan, no? Ito po'y kailangan kong gawin upang ma-consent. Kasi pag palagi tayong nagpo-programa, merong disturbo doon sa ating mga pinaplano, eh, disturbo na nga tayo dito sa nagpakaso, dagdagan pa yung kabagalan ng ating pagkilos. So, at least mabawas-bawasan at mapabilis-bilis yung ating ano, no. So maraming salamat talaga, no, na ano, at tayo po muna ay pansamantala kung mamamaalam at mag-a-announce na next week na po tayo, once a week na po yung ating programa instead of daily. So, maraming salamat, Sir Bong, at maraming salamat sa pag-intindi ng ating mga suking tagapakinig. Sana po ay maintindihan po natin itong sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po natin ipagpalit yung relasyon po natin doon sa pera. Dahil pera lang po yan. Pag mamatay po tayo, hindi po natin yan madadala. So, maraming salamat po sa lahat ng mga suking tagapakinig at nakikinig po sa ating programa. Ako po ang inyong pastor, founder ng Kapa Community Ministry International Incorporated. Pansamantala pong mamamaalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at palagi pong nagsasabi, always God bless us. Thank you at magandang hapon po sa ating lahat.